pangakapapains kay Marinero. Ngayon, nag-discover kami ng Iron Ore dito sa Japan. Ngayon, malamig. So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo paano dinidiscover yung Iron Ore. Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this lotto. I'm building up my cargo and another. So makikita nyo, kalahati lang ng budigang na sasakop ng ano, ng kargada kasi mabigat po masyado yung iron ore na to. So ito yan siya, yung forma ng iron ore. So maraming klase ng iron ore. So may fines, may billets. So yung may parang silver dust na grabe kabigat. So ito siya, paano dinidiskarga. Yung bumubuka na yan, yan yung tinatawag na grab. Nilalagay niya sa imbudo. Sir Roger. Okay na yan, sir. Okay na yan, sir. Tatlo lang. Yan, dinadapot niya. Sa imbudo na yun. Ayan yung pinoperito, nakikita nyo yun sa taas. Ayan. Galing dyan sa imbudo na yan, mahulog yung kargada dyan sa tumatakbo na yun. Yan yung tinatawag na conveyor belt. So mahulog dyan yung kargada. Dyan tatakbo yun doon sa planta nila. So, ito sa bodega na to, makikita nyo, konti na lang yung kargada. Dito na lang sa gilid. Sa gitna, sa tank top. Wala na. So ito, lalagyan ng ano yan. Lalagyan niya ng bulldozer para ipunin dito sa gitna. Yan. So, we are discharging with two guns. Karga namin is galing sa Japan, sa Australia. So usually yung iron ore, yung loading port niyan is Australia, Brazil, Canada. So yung trade ng cargo namin is only Australia, Japan, then minsan mag-loading kami sa Canada, tapos dito pa rin sa Japan yung diskarga. So always kami yung nag-diskarga dito sa Japan. Our cargo is about 203,000 metric tons, and the discharging rate for each grab is about 2,000. So mga dalang araw lang ng diskargahan kung tuloy-tuloy ka. So iipunin pa yung sa baba, yung pinakita ko kanina. Ipuunin pa doon, kaya yun yung magpatagal. So, mga 3 days kami dito. Makompleto na nila yung discharging.